Sir Darwin, ang una ko pong katanungan ay ganito. Naiintindihan mo ba talaga yung tema na pinatutunayan mo, yes or no? Yes. Alright, Yes. salamat. Okay, go ahead. Next question. Yun na, okay, alright. Sige, pakisabi na lang ng next question, Sir Darwin, pagka wala ka nang idadagdag, para diretso po tayo. Masahihinto na ako. No worries, bro. Wait lang. Don't worry, nandito moderator, bro. Nasa rules natin yan. Go ahead, bro. Okay. Ang pangalawa po pong katanungan ay doon po sa ginamit mong unang hari sa Ace 32 at saka I think 8 size hanggang 7. Doon ba sa binasa mo na naka-record naman, mababasa ba natin doon yung sacred images, yes or no? Sagot, hindi natin mabasa, pero kung mabasa tayo ng Tanata, dapat natin intindihin. Nandiyan yan sa Nehemiah chapter 8 verse 8. Basa ka at intindihin mo yung binasa mo. So, imposible namang hindi ito sacred, ininagay Next sa question. Holy of Holies. Okay, alright. Doon sa 2 Chronicles, I think 2 Chronicles 3:7 at 10:13. Alin po ang letra por letra? Kasi sabi mo kanina na hindi kayo nahirapan na patunayan yung tema dahil nabasa ninyo yung letra por letra. Ano po ang letra por letra doon sa 2 Chronicles binasa mo? Holy of Holiest or Sacred Images? Ang nabasa natin, ang Holy of Holy, at basa din natin na yung carved images ay nilagay doon. Nilagay doon. At sabi sa Psalm chapter 74, may mga kaaway ang Diyos. At dinurog nila yung sacred symbols natin. Ito next question. Images. Alright. Salamat. At nabanggit niyo po yung Lucas, Matthew, at saka Gawa 3 about po sa templo. Again, ang tanong ko po, meron ka bang mababasa doon na sacred images? Meron o wala? Ang sagot, sinagot ko na meron. Sa Psalm chapter 74, may mga away ang Diyos. Pumasok sa templo at sabi, dinurog nila yung mga sacred symbols nila. Natawag na yung mga sacred symbols objection, nila. Objection po, Mr. It's time. Next okay, ang tanong ko po, doon po sa Lucas, Mateo at Gawa, kanina yung sagot niya sa awit. Ngayon po ang tanong ko sa Lucas, Mateo at Gawa, ayan ba, mababasa ba o hindi yung sacred image? Okay, so objection. Wait lang po, Father Darwin. Wait lang po. Do you have counter objection o gusto mong sagutin yung tanong ni Brother Rayan? Sasagutin ko na hindi okay. Mabasa litra po litra dyan apo, sa... Apo, wait lang po. Wait lang po. Sasagutin niya. So, Brother Rayan Puentes, pwedeng pakiulit yung tanong mo and then kapag sagot ni Father Darwin, itutuloy ko yung oras mo. So, you still have 7 minutes and 21 seconds, bro. Okay. Ang tanong ko po kanina ay doon ba sa nabanggit niyang Lucas, Mateo, 21 at saka Gawa 3:1, meron ba doong binanggit or mababasa ba doon yung sacred images? Ang sagot, wala tayong mababasa litra po litra dyan, pero implied. Dahil binabasa na natin, kung magbasa tayo ng Biblia, hindi lang isang talata. So, going back to Psalm chapter 74, yung mga kaaway ng Diyos ay pumasok. Ang sabi ng mga bayan ng Diyos, all our sacred symbols are gone. Next question. Yung templo. Okay. Eh, yun bang binasa mo na awit na mayroon pong sacred symbols na nakasulat letra por letra, ayan ba ay nakasulat sa Douay-Rheims version o ibang salin po yung binasa mo? Objection, Mr. Moderator. No. Objection? Kahit anong Bible pwede natin gamitin. Okay. So, anong counter-objection, Brother Rayan? Wala po naman akong tutol kung anong Bible. Ako po yung nagtatanong lamang kung... Okay. Mabasahin natin. Anong version yun? Kasi wala kasing ano. So, anyways, okay, moderator's time. So, Bro Rayan, pwedeng pakiulit ang tanong and then... Good news po, bro. Yung version ang tinatanong. Or, yes, okay. So, next question tayo, bro. Right. Okay. Ayun po, I think I believe na kayo po ay isang pari, ibig sabihin kayo po ay nag-aaral ng theology. Ayun po sa inyong theology na pag-aaral. Ang ito bang meron ba kayong aral patungkol po sa hermeneutics ng ang Old Testament siya po ay shadows of things to come? Meron o wala? Una-una,
sa theology about sa Old Testament, it should be referred to the ating discussion ngayon, you know, is all about the New and Old Testament. Moderator's time po, moderator's time. Ah, okay, moderator's time. Father Darwin, tanong niya po, meron na wala, that is ay categorical. So, categorical po muna din. Objection, Mr. Moderator, hindi po yung topic natin. So, focus on the sacred images, hindi sa background ko. Okay. So, then, Brother Rayan, meron ka counter objection? Wala po. I-refresh ko na lang. Parang okay. Hindi kasi ako nagtatanong ng background, Mr. Moderator. Hermeneutics po ang ating... Okay. So, pwedeng paki-replace yung tanong mo kasi for him, that is his background. So, yun na lang ako. So, go ahead, okay. Paki-replace. Salamat, Mr. Moderator. I-refresh ko na lang, Sir Darwin. Ano? Ang tanong ko po kasi, ang talagang pinakatanong is that we're talking about Old and New Testament. Kayo ba'y naniniwala that the Old Testament is a shadow of things to come na nasa Colossus kasi yon, pero hindi ko bago banggitin, hindi ko mo kasi yan nabanggit. Naniniwala po ba kayo na yung Old Testament ay shadows of things to come? Meron ba kayong paniniwalang ganun? Yes or no? Yan ang nakasulat sa Biblia, yes. Salamat. Dito po sa, okay, dito sa binasa mo, lalo na sa Exodo 25 at saka doon sa mga nabanggit mong talata, I think Ezekiel, na nabanggit niyo po yung Ark of the Covenant. Naniniwala po ba kayo na ang nagpapakabanal doon sa Ark of the Covenant ay yaong presensya na, literal na presensya ng Diyos na nasa gitna? Yes or no? Precisely. Yun nga ang binabasa ko. Naging banal yun din sa presensya ng Diyos. So therefore, naging banal din yung ribulto na yan dahil sa presensya ng Diyos. So, sacred images. So, next question. Okay. At doon po sa New Testament na noon ang mga apostol, sila po ay nangaral. Sila ba ay merong daladalang, ba silang daladalang Ark of the Covenant doon na merong kerubim? Okay. So, mini-mention ni sa Hebrew 4 na ito ang nakasulat sa moderator time. Ay, sa tingin ko po ay ano yan, categorical. Meron bang dala o wala? Una-una, hindi makita na litra po litra, pero may implied sa Hebrew chapter 9 verse 5. Mini-mention sa new larawan ng mga kerubin na simbolo sa presensya ng Diyos. So, okay, next question. We have a 4 minutes and 2 seconds, bro, Rayan, go ahead. Yes, doon sa Hebrews 9, noong binanggit po yung mga images like the cherubims at yung templo, siya ba ay nagpapahayag kung ano ang meron doon sa Old Testament or nagpapahayag siya sa New Testament times? Doon po sa context ng Hebrews 9. Nagpapahayag siya sa templo sa Old Testament. Minimension niya sa New Testament hanggang sa New Testament. So, ito ay patunay na may sacred images talaga ang templo ng Diyos. Yan ang punto natin ngayon. Next question. Okay. Again, may mababasa ba dyan na sacred images? Talatang sinusundan lang natin yung Hebrews 9. Meron ka bang mababasa doon sacred images sa kahit anong salin, letra por letra o wala? Itong mga kerubin, sacred images, inaamin mo na dito na nahan ng Diyos. Naging sacred ito dahil sa presensya ng Diyos. Next question. Alright, sir, sa templo. Noon pong ito'y giniba ni General Titus sa 70 AD. Ano po yung templo ng Diyos after that? Okay. Una-una, hindi na yung topic. Ang topic natin kung ang templo ng Diyos may secret images. So, before that, ano ba yung templo? Kahulugan ng templo, pwede naman tayo maging templo ng Diyos. Pero ang punto dito, ang templo ng Diyos, may secret images talaga. Next question. Counter po, Miss. I mean, objection po, Mr. Moderator. Okay, post time. Anong objection po? Do you accept that answer na wala po tayo, hindi po yun sa topic? Kasi I'm talking about templo. So now, ngayon, my question is, kung yung bang templo na nagiba, since we're talking about temple, ano po ba yung templo na after doon na nagiba ni General Titus 70 AD, ano po yung templo? Para ang next question ko doon, kung meron pa bang sacred images? Kasi yan kasi yung topic. Is it out of the topic, Mr. Moderator, or should he answer that? Tanungin ko muna si Father
Father, gusto mo bang mag-counter objection o gusto mong sagutin yung tanong niya? Meron ka ba Pag-stick counter tayo sa objection? topic, bro, ng templo sa Diyos, patunayan ko na may sacred images. So, meron talaga. Nabasa ko na. So, gusto mong sagutin yun o pass mo na tayo sa question niya? Una-una, bro, panahon ni Titus, upagiba niya sa templo, no? So, hindi yan nangahubo. Nag-guess ko na po. So, bro Arian, I think hindi niya gusto talaga sagutin yun. So, maybe we proceed into another question, bro, para umusan tayo. So, wala tayo magagawa doon. So, go ahead, bro. Dapat i-address mo ng dalawa kung katulad kayo na tinanong mo kung sasagutin. Sasabihin ko, kasi in-stop natin yung ano eh, yung oras. So, sasabihin, dapat pag tinanong kung sasagutin ba o hindi, sasagutin para ang pagsagot i-continue yung oras. So oh, yes pag hindi natin alam kung i-continue yung oras o hindi, actually that's why I'm asking Brother Rayan kung pwedeng ituloy na kasi hindi natin mapipilit yung kabilang panig na sumagot o hindi sumagot, so we have to continue. We still naka-post pa rin, we still have 2 minutes and 15 seconds, so ask natin si Brother Rayan. Brother Rayan, since wala naman akong, wala tayong magagawa, even si Brother Johnson, no? Hindi natin mapilit si Father kung ano yung gusto niyang isagutin o hindi. So, yung ano po, maybe... Brother Nash, ang gusto ko lang sana, yung i-address nila para sasabihin natin, continue na yung time. Yes, kasi yes, bro. Ay, sasabihin ko nila para itutuloy natin yung time. Correct. Sagutin o hindi. Okay, tama. So, let's say, hindi niya talaga gusto sagutin eh. Yun yung nakikita natin. So, let's continue. Yes. Let's continue na lang, bro. Maybe you should make another question na lang, bro. So, you still have 2 minutes and 15 seconds, bro. Go ahead. Okay. Ang tanong ko po na ito, parang ating pangalawang hour, dalawang tanong na lang, Sir Darwin. Let's go back to the Ark of the Covenant. Yung dalawang kerubin po na nandoon. At saka nandoon po sa pintuan o kaya sa loob ng templo sa Old Testament, ano? Ang katanungan ko po doon, kung wala po yung presensya ng Diyos doon na literal na talagang na nagsasalita, kung wala po doon, magiging sacred ba yung inyong images doon sa Old Testament na ginamit mo o hindi? Ang nakapagbanal doon yung presensya ng Diyos at ginamit ng Diyos yon. Exodus chapter 25 verse 22, makipagkita ako sa inyong sa harap, in between, sa larawan ng mga anghel. So yan ang kaloob ng Diyos. At dahil dyan, napatunayan natin na merong sacred image sa loob ng templo ng Diyos. Next question. I think i-wave ko na lang yung oras. I think na sa dalawang sagot na yun, ano niyan. Salamat po, Sir Darwin. Okay. You still have 1 minute and 1 second, so gawin na wave mo na, bro. Confirm ko lang. Yes, Mr. Moderator.